Sorry na makalimutan sa 10 taon yung pag-connect. Nakakaloka. Oh my gosh! Na-meet din kita. Star-star ka na lang. Star-star kami eh. Certified tambalanista. Thank you. Wala yung ikatlo namin today. Pero parang katulad mo siya, mobile din. Yung larga ng larga. Hindi ka na-inform it. It's an assumption thing. Actually, star ba talaga ang trabaho sa chismis eh? Mag-start na tayo yan. Let's start with the prayer and name the Father. Lagyan ka na kamay sa kaliwang dibdib. We are so happy at very honored. Talaga, ito sobrang honored na makasama sa aming channel ang isa sa pinaka-idol namin since time immemorial. Ito isa. Tagal na namin pangarap to na ma-guest namin. Walang iba kung hindi si Madam Nicole Hill! Magandang babae tayong lahat! Mabuhay! Hello! Kumusta kayo? Ang tsaka may internet connection issues, nasa biyahe. Ito naman yung kagandahan, pwedeng nasa biyahe gumawa ng content, di ba? Pero next time gagawin natin to ng live. Pangarap po mag-duster kasama kayo. Nako, ihanda namin. Ihanda namin ng Hello Kitty duster. Magpapasadya ako niya. Uy, sagot niyo yung pajama niyo ha, kapag nag-live na tayo ha. Bilang ang business namin ay pajama kemerot. I love it! Business niya yon kasi mabusiness siya. Monkey business. Paano ba to? Madilim na eh. Paano ba to? Hindi niyo naman mga ganap kapag ka behind the camera. Teka ha, papakita ko sa inyo ha. May flashlight sa akin. Yung anak tandun na kung ganun. Anak, flashlight mo ako para may silbi ka. Yan. Supportive. Kapag ka hindi kami bumiyahe tatagal, diba? Hindi tayo matutuloy. Ay, mga bagets, huwag kayong mga ngalay, ha? Sa paghawak niya spotlight. Kapag ka, halimbawa, nawala na yung ilaw, may nangalay na bagets. Kapag dumilim na, hindi na kinaya. Hana yung ilaw, nagsasyado. Nahuhulog na, ibig sabihin yung kamay. Ikaw mag-a-adjust. Ikaw ba? Tsaka, but naman at natuloy na tayo. How are you? Kumusta kayo? Hindi pa kami nakikita in person. Oo. Si Vivian kasi stricto. Hanggat hindi daw kami fully vaccinated, bawal daw kami magkita sa kanya. Abay, dapat din naman. First dose pa lang ako. Ako tapos na. Ako din. Tapos na din. Masaya, bakit di daw allowed makapunta sa ibang lugar? Pag sa Sinovac? Hanggang Baguio lang tayo, guys. Nakakaloka. Akala ko hanggang Lemery na lang yung abot nung Sinovac. Mga gentry, backup. Yung naik ba? Abbreviation ba yun? Hindi na. Yun na yun. Okay. Yun na yun. Dadalawa syllable na lang pa-exim pa natin. Okay, Madam Nicole, madami nagsasabi na dapat mag-usap-usap tayo. Parang ikaw ba? Nakita namin based on aming research. Nag-research? Yes. Pinag-laude ka daw sa business management. Wow. Yes. Oo. Ano nangyari? Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Buisip nga eh. Walang maniwala. Tuloy. Kasi relate kami dyan eh. Parati kami sinasabihan, abugada po ba kayo talaga? Kayo? Ganun? Oo. Kasi pag assumptionista nga. Sabi nila, iba talaga pag nasa plane. Yes. Wala kasi tayong visa, kaya hindi natin makausap. Ayan na siya. Mas madali makipag-usap kapag kaano. Kapag hindi gumagano'n. Nagpapasalamat yung mga anak mo kasi hindi mo na raw sila pahihirapan. Actually, siya pa rin yung humahawak ngayon. Oo, siya pa rin. Akala mo tapos ka na, no? Ayan. Ang bongga naman ang ating upuan. Oo nga. Obviously, hindi sa akin, ano? Kasi ang liit eh. Tingnan mo naman. Makipo. Kasi yung balikat ko. Halatang pinilit ko lang yung sarili ko dito. Diba? Hindi kasi sa nung gumagawa ng kama namin. Tapos nung dumating yung upuan, nakala ko talaga akin. Nung pag-upo kasi, ay maliit. Sabi niya, ay kasi po mami, hindi po sa inyo niya kay Princess Kula. Nag-usapan natin kanina yung pagiging cum laude mo. Yes! Si Camille, magna cum laude din yan. Kung ano? Ano nangyari?
Hindi, okay, naniniwala naman ako na yung mga matatalino ang kaya magtawid ng mga ginagawa natin kung ano. Yeah. So, ang purpose ng pinag-aralan natin, eto. Ayun ba ano? I mean, what you have is a dual persona ba? Or yan na yun din talaga? Or ano to? Dual persona? Doble cara? Ganyan? Oh, doble cara. Parang... parang kakanta ako ganyan, tapos kakanta. Oo, ganyan. Oo. Yes, oh, BY, di ba? Anak sa buha! Amo! Nandiyan si judge, may hearing. Ano ka ba? Next case. Your Honor, respectfully appearing for the plaintiff. Where's the opposing counsel? Your Honor, I believe that the opposing counsel is not yet in court. Okay, second call. Wow! Oh, my God! I'm hoping mo may mag-splot. Siyempre, tinurakasin ka. Ano ba yan? Ang hirap silang bawak, yes. Mayaman ba yan? Yes. Para wala namang kwarta yan. May tsaka. Ito mag-BY yan. Mayaman yan natin mo. Talaga ba? Fairness at tapos yung iba. Yes. Kaya may matangos ko ba dyan? Meron pa. Iba ba? Yes. Sa'yo mo. Ayun ang station time. Second call. Your Honor. Your Honor. Okay. What is your pleasure, counsel? Your Honor, the plaintiff has already deposited the check, and therefore we respectfully move for the issuance of the writ of possession, Your Honor, in favor of the plaintiff. Order. Hindi pa ba matatapos yung kanyang biro? Laputi na siya. Mamaya ka na tayo. Yes, maghanggit tayo ng mga powers. Sa ganun sarapwe. Ay, sarapwe. Wala ka itong mga pera, mga tao. Counsel, you're not listening. Your Honor, yes. I said your motion is granted. Thank you, Your Honor. Permission to leave, Your Honor. Granted. Yung group niya is ito, ano? At ako doon talaga, interview ko kasi ito eh. Ano kung sino? Okay naman! Hindi kasi kami ni Chris, si Chris Chopper, di ba? Si Chris Chopper kasi, as in, talagang doble cara. Kung ano siya sa ere, is totally different from who he is in real life. Seryoso siya, tahimik, ganyan. Seryoso, loner, tahimik. Siya yung mga tipong kayong kumain mag-isa, mag-buffet mag-isa, ganun. Siya yung ganun. Sobrang ayaw niya nakaagaw. Buffet na nga, agaw pa. I get to be asked that all the time. Parang, actually, ang laging tinatanong yung asawa ko eh, si Nicole ba pag nasa bahay, kung gano'n siya kaingay sa radyo, gano'n din ba siya sa bahay? Hindi naman siya parang sobrang doble cara. Si Nicole lang is just an exaggerated version of Emmy. Pero, yun na din naman, medyo maingay, medyo magulo, ganyan. Kami, parang, ito yung tame version namin. Oo, parang, ito na, iingat pa kami kasi parang, yung trabaho. Ine-edit namin yung mga kabulastogan minsan. Usang lumalabas kasi. Nagdodoble kara lang kami kapag nasa harap ng korte. Unang-una, kailangan mag-English doon. What we do to entertain, pili ko nagagawa siya pag matalino eh. Sorry na. I love it! Kinlim talaga. Naniniwala kasi ako na ang mga komedyante matatalino eh. Kasi kailangan mabilis mag-isip. Kailangan witty o kailangan. Eh kung walang panggagalingan, paano? Tama. Sino ba is ganda? Talinong-talino ako sa kanila. Sina Michael V. Henyo yan. Kaya, yung mga cum laude, it's ano, parang it's a given na komedyante sila. Parang natural sa kanila yun. Although hindi ko to inano ha, I mean, hindi ko naman pinangarap to ha. Actually na, yung mga tao, nung naging Nicole na ako, yung mga tao sa assumption, parang yung isang dean namin, parang gusto niya akong i-meeting, natandaan ko. Kasi parang gusto niyang bawiin yung isang award sa akin. Boy, totoo ba? Kasi ba't mo ako biglang i-meeting? May ganun eh. Nung nag-start kasi ako sa radio, sobrang bastos ko eh. Ngayon nga, hindi na masyado kasi nga, naging nanay, na nagpapasyado na. Kakaya naman, parang puro kapok ko kanyang sasabihin ko sa akin.
sa may asawa, parang hindi na din bagay. Pero when I started, talagang puro kalandian, mga ganong klase mga eksena. And to the point na parang feeling ko, yung sa assumption nga, feeling ko lang naman. Hindi naman kasi ako pumunta nung papaset ng meeting. Oh, talagang iniwasan mo. Paano kasi, nung graduate ako, sa assumption kasi, merong non-academic awards. So ako lang sa batch namin. Anong award mo? Alam ko may mga simplicity, ganyan. Simplicity, simple lang yun eh. Yung award ko, Maria Esperanza Kemerut, yung parang papunta na sa madre. Alam mo yun, yung kasunod yung foundress. Yung foundress kasi yung namin. Yung Maria Eugenie. Diba? Ang hirap kunin nun eh. So, hindi ko nakuha yun, pero nakuha yung parang kasunod dun. Ibig sabihin, ehemplo ka ng isang makipot. Ebi sa klat mo, di makabasag pinggan. Mayumi. Tapos biglang sa ere, di ba parang, oh, mga ano, kaya meron. Eh, ang landi nga, yung start ko nga, kaya nga kolehiyala, kaya nga ni kolehiyala. Kasi pansa for kolehiyala eh. So when I started, kolehiyalang kolehiyala yung dating, tapos brokenhearted pa yung eksena ko. So talagang all out ako magsalita. Kaya parang, ang daming nagulat. Parang, siya ba yun? Sobra ko kasing studios. Ako yung mga tipong, nakakairap ako kaklase. Kasi halimbawa, yan nga, itatanong ko. Ayoko magpakopya kasi paghirapan mo, una, ayoko magbigay ng 1/4 sheet of paper that may dala ka, ganyan. Reset. Ang ultimate, ayoko mag-cut ng class. Yung tipong, 15 minutes na, grace period, cut class na, tapos na, guys, let's wait, ganun ako. Ay, no. It's an assumption thing. Ganun din si Pink. Ganun siya, bida rin siya namin sa class. 15 minutes na, i-message pa niya yung teacher kung pwede papasok. Ako din ganun. Di ba nakakainis kami? Oo. Buti na lang nagbagong buhay ka, Ten. Kaya pala wala ko masyadong friends dati. Kaya medyo nagulat yung mga batchmates. Hindi naman sobrang nagulat kasi alam naman nilang hindi naman ako tahimik, di ba? Pero yung parang overly balahura on air, it's something that they were surprised that I could do. Kasi nga, you can do anything, guys. Char. Gusto mo mag-DJ? Ay, hindi. Kasi business management eh. Hindi ko talaga gustong maging DJ. Ang gusto ko maging boss. Gusto ko maging corporate person. Yan. Gusto ko yung datingan ni Meryl Streep sa Devil Wears Prada. Yung paparating ka pala natatakot na lahat. Yung mga gano'n. Corporate talaga yung eksena. Eh, although nag-start naman ako as corporate kasi nag-work ako sa bank. Eh, tapos sa brokenhearted, yung lola mo, feeling ko end of the world. So, sabi ko, ginost ako eh. Bago pa man nag-go si Bea at lahat ng mga nag-host, diba? Wala lang posting kaya wala nakaalam, diba? Pero parang the only way for me to be able to move on, ipinagdasal ko talaga. Eh, sabi ko talaga, Lord, bigyan mo naman ako ng bagong environment na gagalaw mo. Para naman makamove forward ako at makamove on kasi hindi ako makamove on. Yun, ganun lang nag-start. Yung nanay ko biglang sinabi sa akin, oh anak, may audition for Love Radio DJ. Tapos nag-audition naman, okay. 1 week lang yun. Tapos, yun na. Resign na rin ako pagkatapos sa ano. Sa banko. So magaling ka magbilang ng pera? Kasi hindi ako sa Metro Bank sin pera. Doon ako sa Metro Bank Foundation. Social responsibility arm ng bank. Tapos nandun ako sa healthcare department. Nakakatuwa na yung nanay mo ang nag-job hunting para sa I mean, hindi niya alam yung prayer ko na parang, Lord, kasi habang nasa Metro Bank ako, girl, super cry, lalo dumating ako na may rollers pa pala dito kasi uso rollers nun. Dito kasi sobrang sabog sa sobrang kakaiyak. Ganong katinding heartbreak. Nasa na yung hinayupak na yun? Hinayupak. Lagi ko nga itong ina-announce. Ipakita naman siya, kay libre ko siya. Hindi din naman talaga dahil sa kanya, hindi ko naman maiisip magbago ng career. Hindi ko maiisip na mag-pray na magkaroon ng paradigm shift, baguhin yung environment where I am in, kundi dahil sa kanya. Kaya lagi ko sinasabi yun. Bakit naman gusto mo magano sa akin? Reach out, ibig kita. So, betel para ka na. Siyempre, pag mayaman. Oo. Pero nasa corporate ka na rin ngayon, di ba, sa MBC? I guess si Lord kasi has ways talaga eh. Ibabalik ka rin naman niya kung saan ilalagay ka niya kung saan ka dapat. Pero I didn't ever think na magiging manager ako ng Love Radio. Ha. Sobrang happy ko na as Nicole. Eh. In fact, nung sinabi ng
ng immediate boss ko, yung station manager dati, na mag-resign siya. At ako yung papalit. Naghilo-hiluhan ako, nagsakit-sakitan ako. Ay, sir, parang sakit ang ulo ko po. Parang umiiwas talaga ako. Tapos for so many days, umiiwas ako dun sa mga boss ko kasi ayoko eh. Feeling ko hindi ako equipped, hindi ako prepared. Bakit? Ilang years pa ako nag-work as a job. Tapos ako yung laging nasa limelight. Ako yung may hawak ng mic. Ang tagal ko nang wala sa background, wala sa production side, ganyan. So parang feeling ko, nakakabigla naman ito. Promise, alam mo, hindi ako dumadaan sa entrance ng office namin pag-exit. Sa likod. Sa likod. Kasi alam ko sa may entrance, doon sila nag-yosi. Eh, wala eh. Sabi kasi ng isa sa mga mentors ko, alam mo, kung di mo tatanggapin yan, may ibang tatanggap. By the time na gusto mo na yan, nandun na yung tumanggap. Wala na. Eh, ko, wala na. At na-realize ko din, bago rin ma-vacant yung position na yun, this is it. I am here right now. Ganyan. Ang dami mong trabaho. Medyo. Diba? Tuloy yung pag-DJ, tapos ano, may corporate. Oh, marami rin DJs na who climbed up the corporate ladder eh, sa radio industry. So, kumbaga parang hindi siya bago. Although, ang kwento sa akin ni Ladella Mar nung in-interview ko, bihira daw yung babae na nagiging station manager. Parang gustong-gusto nilang tanongin sa akin yung parang about women being the boss, ganyan. Tapos sabi ko, hindi kasi in-offer siya sa akin eh. It's not as if may kinalaban ako mga ibang mga tao para ano eh. Iba yung kwento nung pagka-promote sa akin. Kasi sa Love Radio, hindi kasi kami talents. So, regular employees kami. So, 8 hours kami. Hindi kami yung 4-hour shift lang kung kailan ang shift mo or 2 hours na program. So, sanay kaming lahat. Nasa office lang kami. Medyo madami nga lang extra ginagawa. Pero ano, kaya naman. Akala ko pag DJ, kung ano lang yung kunwari, 2 oras o 3 oras yung show mo, yun lang. Karamihan ang station ganun. Talent lang. Broadcasting company, ano kami, employee. Uy, grabe. Ang ganda naman dito sa restaurant na to. Thank you. Good evening, ma'am, sir. Order niyo po ba kayo? Order ito pa yung mama. First time po kasi dito. Ano ba masarap dito? Bagoong rice. Masarap po. Ay, yung ba specialty dito? Yung bagoong rice? Ay, yes po, ma'am. Sige, order tayo ng bagoong rice. Okay, 2 bagoong rice, yun lang. Additional order pa? Oh, wala no. Lang, okay na yun. Rice lang kakainin natin dito? May rice na yun, tsaka may cutting pork. Sa drinks pa. May wine po kami. Ayan, mag-wine tayo. And then, tubig lang, tubig. Water lang? Oh, no. May wine glass, oh. Ayaw mo gamitin? Okay. Cup drink pwede? Hindi. Tubig pareho, pwede. Okay lang. What? Pwede mag-dessert? Mamaya na. Oh, sige po, 2 bagoong rice po, tapos water na lang po. Yes. Okay po. Nag-off-shoulder pa ako. Sana nag-sando na lang ako. Strapless pa ako, kunwari. DJ Nicole, may tumatawag ngayon. Dear Nicole and Chris, kasi may boyfriend ako. May boyfriend kasi ako. Mga 3 years na kami. Pero kasi hanggang ngayon, pagka kumakain kami sa restaurant, pag nagde-date kami, kanin lang yung ino-order niya. Hindi siya mo-order ng ulam. Mababago pa ba yung pagiging kuripot niya? Ayaw rin niya ako pa-orderin ng drink. Water na lang daw. Dagdagan na lang daw yung ice. Para may manguya ako ng konti. Nicole, ano bang pwedeng gawin? Mababago pa ba yun? Ay nako, Camille, I have been in that situation. Nakakaloka. Ako ang bumuhay ng boyfriend ko ng ilang buwan. At dahil mahal ko, wala akong pakialam. Ako yung gas. Para lang matuloy yung date namin. Ako gagastos. Isipin mo yun. Kung lahat, para lang tawagan niya ako. Ako pa magpapaload. Noong mga time na yun, kasi parang kailangan mo paloadan. Hindi pa uso yung mga ani-ani. And nakakapagod yan. Na-tuition mo rin, pinaaral? Hindi naman, kasi tapos na siya. Pero feeling ko nag-aaral pa siya. Baka pinaaral ko din. pwede mo naman yung gawin. Basta alam mong may kapalit na masarap. Ganyan. Wala, wag na, diba? Patawag ka kasi parang walang return on investment. Sayang yung paghihirap. Kahit pa sabihin mo pera lang yan, pero dapat may kapalit na maganda. Pero kung di ka naman niya pinaliligaya in whatever way or form, eh wag na, girl, kasi naku, mahirap yan, oh. Na maging dependent siya sa'yo. Madaming ganyan. Ang dami ko na, hindi naman madami. May mga 2 jowa naging ganyan. Wala naman ako na mas maganda ang kwento kapag ka mas maraming kwento, di ba? Pag mas maraming may naranasan. Tama. Isang platoon sila, sorry. Ang dami, kala mo kagandahan. Yung pimple na hindi gumaling galing. May edad na tayo, pero pinipimple pa rin. Di ba adolescent yan? Sa inis pag tinutubuan pa rin ako ng pimple pag minsan-minsan. Parang feeling na ano tayo. Nasa sabi dati, pag nasa ilong, crush ka rin ng crush mo. Oh, di ba? Sabi.
Ika-crush ng crush mo. Sabi naman na kapag may ganitong edad nakaka-pimple pa, talaga sa laula lang daw talaga sa katawan. Tamad maghilamos. Tamad maghilamos. Dapat kasi pag ganitong edad, ginagamit na natin yung 10 steps ng Korean skincare. Nakulaw ka katsaga-tsaga. Diba? Nakakatamad. Tapos ang nakakatamad dun sa mga steps na yan, yung kailangan 5 minutes muna magsiset. Oo. Hindi pwede patong lahat sabay-sabay. Hindi parang 5 minutes mo muna. 5 to 10 minutes na kaset. Nakakaloko bago yung next step. Eh, magpatak ng alas 9, inaantok na ako. Papasahin ko pa lang yung steps. Hindi ko na nga mabigyan ng oras. dun sa nag, ano ha, dun sa humingi ng advice sa si Camille ha, tigil-tigilan mo na yan kung walang turn on investment. Pero kung masyarap si kuya, edi namnamin mo lang. Pero gastusan mo! Pero dadating ang panahon, mapapagod ka din. Napagod na nga ako, based on experience talaga yun. Madalas ka ba sabihan na ay matalino ka pala? Di ba sinabi mo yan kanina? Parang hindi siya naniniwala. Na-hurt ka ba pag ganun? Kasi ako natutulog ako alas 2 dahil yung anak ko ay call center agent. 2 a.m. Kising pa! 2 years old! Nakakaloka! Si Vivian relate dyan. Paano sa sad din naman talaga ako? Lalo na kapag halimbawa malapit na yung ano, maniningil ng utang tapos wala pang pambayo. Nakakalungkot talaga. Oo. Nakakalungkot yan, Chon. Nakakapani. Nera! Yun! Mabuhay! Mabuhay ako! Mukhang pe!